Hello everyone, I am Sir Kim, your subject teacher for Contemporary Arts. Our topic for today is all about Lesson 6, Traditional Techniques to Contemporary Art Creations. While we are engaging with the arts, ilan ba sa atin na nakapunta na sa mga mountain provinces, particular sa Ifugao or Baguio, the native of these places, wears woven bonnet, scarves, shawls, or sweaters. Do you notice how intricate and colorful they are? What they wear showcase how artistic these people are. Aside from Ifugao and Baguio, let us discover other more places like Item through this lesson. While we are discovering and exploring, there are places in the Philippines which are famous because of the extraordinary or unusual but special products that they produced. These products became the instruments in spreading the news about these places. These people use traditional techniques in creating one particular art or maybe or more, which make them famous and draw people to these places. Traditional techniques used by the Filipinos even from the past years are depicted in our painting, sculpture, dance, architecture, music, and even in textile. It only proves that Filipinos, like any other people in the world, can be very proud of our Philippine arts. Now, we will discuss different traditional techniques. The first one will be painting. We all know that the meaning of painting is the process or art of using paint in a picture as a protective coating or as decoration. Ganun naman lagi ang mga meaning ng painting. We are using color paint, ganun, or and even the brushes. Siyempre yung pad na talagang pinagpipintahan natin. So we have here the first one. May tinatawag natin pottery making in the country. Mapansin natin, paano magiging painting yan? Kung mapansin natin dito, pinintahan nila yung mismong banga. So sabi dito, early Filipinos painting can be in red chip or tinatawag natin clay mixed with water. Designs embellished on the ritual pottery of the Philippines such as a clay monongol jar, which is an example of a burial jar. Pag sinabi natin burial jar, dito kadalasan nililibing yung mga tao. Kaya nga burial jar, doon nakapasok yung katawan at pinipreserve. Nagsimula naman ang ganitong pottery making sa Sanga-Sanga, Sulu, Laurente Cave-In, Cagayan. So na nga, pottery began the making of an earthenware articles for domestic use as cooking vessel and storage container. Cooking vessel, maaari kasi dito magluto ng mga pagkain, kagaya ng gulay, baboy, manok, at iba pa. Storage container, water, salt, sugar, and many more. So yun, that pottery traditions of Purnay is among the pottery traditions that have been maintained along with those of Leyte. Tagal Leyte ang gumawa ng mga ganito. So na nga, we have here the information about painting. Further evidence of painting is manifested in the tattoo tradition of early Filipinos who are now referred to the pintados or the painted people of Visayas. Mapapansin naman natin dito sa pintados, yung tinatawag talaga natin, yan, na painted people, na pinagdiriwang ang pintados festival. Nakita natin dito na ano na ginamit ang kanilang katawan, pininturahan nila ito at para bagang isang papel at pinamalas nila ang pagiging isang artist or artistic. Sa kabilang banda, syempre hindi lang naman talaga papel o at sa katawan ang tinatawag natin painting. Maari naman dito ang tinatawag natin painting na kung saan Philippines that survived to the presence are manifested na, among the arts of architecture of the Maranao, were well known for the Naga Dragons. Yan.
At syempre, tinatawag din na sariman, no? Cleave yon ang ganyan. At syempre, itong panalong na nakikita natin sa tarongan or king's house sa mga ganito. Mapapansin natin sa baba ng mismong bintana, andyan yung tinatawag natin sarimanok o yung tinatawag natin Naga Dragons din. Yan, king's house malamang noong unang panahon naninirahan dyan ang hari. Siya na nga, among the early modernist painters such as Damian Domingo, Juan Luna, and Felix Hidalgo, at marami pang iba, a certain Elito Circa stood out. He is the popular known as Amang Pintor who gained recognition by using his hair to make his paint brushes and hair and rains his painting with his blood on the right side of the corner. Talagang itong si Elito Circa, ginamit talaga niya yung kanyang buhok bilang isang brush. Yun nga, ito yung ginagamit niya para magpinta. Kaya talagang napaka-popular niya dahil tawag nga siyang Amang Pintor. At dahil dun, gumamit pa siya ng dugo ng isang tao. The next one, ito siya. Ang tawag talaga sa kanya, tatandaan natin, is Amang Pintor. Elito Circa. Isa siyang international folk artist. Dumako naman tayo sa susunod, ang indigenous art. Kung mapansin natin dito sa indigenous art, hindi lang naman ito yung mga sinulat sa bato, sinulat sa paso at iba pa o dahon man. Pati na rin syempre ang mga katulad nito. An intricate woven fabric. We have here the Itneg. Itneg is a group of people known for working up sa intricate woven fabrics. Binakol ang tawag sa disenyong kanilang ipinamamalas ng mga taga-gadang. Yan. Nakadalasan, kung mapapansin natin, ito ay ginagamitan ng matitingkad na uri ng tela at makikita ang bedded ornamentation at ang sarili nilang pattern. Katulad nito, may red lines, and different patterns, matatawag natin siyang checkered but different sizes. Ang sunod naman, ang mga taga ilongot. Ito ang mga ilongot na kung saan gumagawa ng jewelry na mula sa pearl o tinatawag nating perlas. Red hornbill beak, mga halaman, at syempre metal. May mga ilan din na ginagamit sa artwork, lalo-lalo na si Elito Circa na kung saan gumagamit din ng mga indigenous materials kagaya na lamang ng sariling dugo, di ba? O mga dugo ng iba't ibang tao. So. At syempre, yung iba ay may naghanap din ng ibang paraan o kagaya na lamang ng paghango sa iba't ibang materyales na mula sa paligid. Kagaya ng sibuyas, kamatis, tuba, kape at marami pang iba. Yan, yung kape ginagawa nila itong tinta o pangkulay. Yan, ang kamatis, ang hibla ng bawat kamatis, ang hibla rin ng sibuyas ay ginagamit din nila sa pagpinta. Ang susunod naman ay ang mga taga-lumad. Ito sa ang mga taga-lumad. Sino nga? Ang mga pangkat na Bilan, Mandaga, Mansaka at Tiboli ay talagang biyasa sa paggamit ng abaca fiber. Tinatawag nila itong ikat dahil sa paggamit ng tuyong abaca fiber ay ginagamit sa paggawa ng damit na may tema ng hayop, tao at ng halaman. Yan ang mga madalas na ginagawa ng mga lumad people. May gumagawa sila ng mga damit na talagang gawa sa abaca fibers. Yan. Itatawag natin pinatuyong abaca fiber. Sunod naman natin na yung tinatawag nating sarimanok. Ito ay kilalang disenyo na kung saan nagpapakita ng pakpak at buntot, ulo na may dekorasyon,
Ginagamit ito sa dekorasyon, sa mga flags, tuwing kasal, piyesta, o di kaya't iba't iba pang mga okasyon. Kung mapapansin din natin, yung sarimanok ay may dalawang ibong nakadagit sa isda, na yan ang tinatawag nating sarimanok. Susunod naman natin ay ang hagabi. Ang hagabi ay gawa ng mga taga-ifugao na nagpapakita ng estado sa kanilang komunidad. Nagpapakita ito ng kapangyarihan at kayamanan na tinatawag naman nilang kadanagyan. Siyempre, parang ginto yan. Ang makakapag-avail lang o makakabili na ito talaga makakaupo ng mga ganito ay may mga katungkulan o di kaya yung mayayaman. Siyempre, ito ay gawa rin sa nara o di kaya ipil-ipil. Ang orihinal na gawa nito ay tinatawag na ginulding-gulding o ibig sabihin ay goat-like head o para raw ulo ng isang kambing. At minsan, itinatawag din itong ngiwi. Saan nagpapakita daw ito ng isang hayop na may mahabang nguso at dalawang malaking tainga dahil nga sa hawakan at syempre itong palapad na upuan nito. Syempre, dadako naman tayo sa ating Islamic arts. Makikita natin ang dalawang larawan. Isa itong malong na unsaan isinusuot ng mga taong may paniniwalang Islam. May mga kulay itong red, yellow, green, blue o di kaya ay violet. Ang pula at ang dilaw ang pinakatanyag at ginagamit sa katayuan na paging isang royal o di kaya ay may posisyon sa isang Islam. At syempre, ang kampilan, mapansin naman natin ito ay mga uri na sandata na gawa ng mga taga-Bagobo noong saan nagpapakita ng pagiging isang malayan. Ito rin ay ginagamit nilang bilang proteksyon o pananggalang sa kung anumang kapahamakan. At syempre, ginagamit rin nila ito bilang pantrabaho syempre. Ang susunod naman natin ay kut-kut art. Ang kut-kut art ay pinagsamang teknik ng mga taga-Oriental at European. Ang talagang biyasa sa ganitong art ay ang mga indigenous people ng Samar. Ang kut-kut art ay mula sa early century technique na tinatawag nating sgraffito o tinatawag na nangangulugang encaustic and layering. Kung mapansin kasi natin, may different layers, different shapes, different sizes na talaga nagpapakita ng three-dimensional space illusion setting ng isang art. Dumako naman tayo sa performing arts. When it comes to music, noon pinaghalong indigenous Islamic and Asian sounds ang mga nangungunang tugtugin o pinatutugtog noong panahon na iyon. Ang kanilang ginagamit na instrumento ay flutes, guitar, ukulele, violin, trumps, and drums na talagang ginagamit din sa mga piyesta at iba't iba pang okasyon. Nang pumasok naman ang 21st century, nanatili pa rin at mas yumabong ang iba't ibang folk songs and dances sa ating bansa. Hindi ito nawala, bagkus pinagyabong pa nga. Pero ngayon, modern days, pumasok na ang contemporary musika na kung saan may rock, hip-hop, musical style at iba pang genre. Pagdating naman sa dance, tinatawag pa rin natin ang ating pambansang sayaw na tinikling at syempre ang hindi rin nawawala ng karinyosa. Ito yung sinayaw na rin natin sa ating mga PE. Hindi ito nawawala nung high school at ngayon senior high school. Sa Mindanao kasi, pinapakita ang ganitong pagsasayaw ang istorya ng isang prinsipe at prinsesa na nasa kagubatan. At pagdating naman natin sa architecture, umaalala natin during Spanish colonial tradition, tinuruan tayong gumamit ng bato bilang materyales sa paggawa ng bahay. Kung kaya mapapansin natin na siyang sentro nito ang Kristyanismo, kaya lahat ng mga baryo at mga nagawa ay makita natin nagawa talaga sa bato tulad na lamang ng mga sumusunod. Una ay mapapansin natin ang Intramuros, Manila. Gawa talaga ito sa bato. Sunod naman ay ang vegan.
At syempre, may marami pang iba na kung saan ipinamalas ng mga Spanish ang paggamit ng bato. Kagaya na lamang sa Lipa, Batangas, Iloilo, Haro, Zamboanga City, Bacolod, at mga iba't ibang parte pa ng Pilipinas noong sinakop tayo ng mga Espanyol. Nasusunod po naman, meron tayong tinatawag na bahay kubo. Ito ang pinaka-common form of housing among the native Filipinos. It is characterized by the use of the simple materials such as bamboo and coconut as the main source of food. Cogon grass and nipa palm leaves and coconut fronds are used as roof thatching. Itong bahay kubo na itong kadalasang ginagamit talaga ng mga sinaunang panahon pa nun. At nagpapakita talaga ito ng bayanihan sapagkat kung maaari, kaya itong ilipat sa ibang lugar nung sa gayon hindi ito mapahamak ang bahay na ito. Mapansin natin ang mga materyales na ito, may makikita na talaga natin sa paligid natin. Kagaya ng bamboo at mga coconut leaves na pinatuyo. Ito ang isang halimbawa, ang lipahat. Contemporary architecture has a distinctively Western style, although pre-Hispanic housing is still common in rural areas. American style, suburban gated communities are popular in the cities, including Manila and their surrounding provinces. Islamic and often Asian architecture are depicted on buildings such as mosques and temples. Siyempre, hindi naman din natapos lang sa bahay kubo. Siyempre, may mga iba't iba pa nung dumating ang pre-Hispanic. At siyempre, ang pag-unlad din ng mga iba't iba na paggamit natin sa bato, sa metal, at sa, siyempre, sa iba pang gamit. Kaya nakabuo ang ganito, mosque. At doon, nagtatapos ang aking lesson. Naway may naintindihan sana kayo. Baunin niyo ito upang sa gayon, sa susunod na kabanata ay makapag-aral pa ulit tayo. Maraming salamat at pagpalain tayo nawa ni Kristong Hari.